Amen? Amen. Kapag ang Lord na nagsalita, dapat yes ka. Mamaya makikita natin kung bakit yes, Lord, ang sinabi niya. At alam niyo po ba, dahil sa sinabi niyang yes, Lord, ang sabi dito, verse 22, does Noah did according to all. Lahat ng sinabi ng Panginoon that commanded him, si did. So he did. Ginawa niya ultimong sukat ng arko. Ginawa niya ultimong lahat ng sinabi niya, pinapagawa, commandment ng Lord. Sinabi niya, yes, Lord. Yes, Lord. Without any question. Sarap ng puso, no? Tapos, tumatagal. Ang tagal ng taon, tumatagal ang taon, wala pa rin, nangangaral siya. But he say, yes, Lord. Amen. Amen! Ang hirap nun. But pero nakita natin kung paano naman iniligtas ng Lord ang kanyang pamilya. Amen. Because of he say, yes, Lord. Palatakan natin ang Lord. Amen! Si Abraham. Alam niyo po ba kung ano sinabi kay Abraham? Tingnan natin. Kilala niyo po ba si Abraham? Amen. Siya yung ating ama ng pananampalataya sa kanya ng mula ng malahi. Amen? So sabi dito, verse 1, now the Lord had said to Abraham, get out of your country. Abraham, leave your country. Umalis ka. Lord, saan ako pupunta? Pwede siyang sumagot eh. Di ba? Saan ako pupunta, Panginoon? Paalisin ko ako dito, saan ako pupunta? From your family! Umalis ka sa iyong pamilya. Iwanan mo ang iyong mga magulang. Umalis ka. And from your father's house to a land that I will show you. Hindi pa niya nakikita yung lugar, but he say, yes, Lord. Hello? Yes, hindi pa niya nakikita, but he say, yes, Lord. Alam niya kasi kung sino nagsasalita eh. Amen? Anong sinabi ng Lord ngayon? I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great. And you shall be a blessing. Wow! Sarap pakinggan. Sinasabi ng Panginoon. Ano ba? Sabi dito, I will bless those who bless you. And I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Ang tindi ng pangako na po. Ginawa ba ito na Lord? Yes. Ano nangyari? So Abraham departed as the Lord had spoken to him. Yes, Lord. Kahit hindi ko pa nakikita yung lugar, kahit hindi ko pa alam kung ano mangyayari doon sa lugar na yun, I will say, yes, Lord! Palapakan nga natin ang Panginoon. Say, yes, Lord. And Lord went him, and Abraham was 75 years old. Amen? Sino itong 75 years old? Huwag yun ang itago. Taas ang kamay, 75 years old. O, 80. Wala ba? Puro bata kayo dito? Wala bang matanda dito? Ako. Sinanin, ano yung normal lang po kayo taon? Mag-74 na po. Kaya pala eh! Kaya pala eh! Kaya pala eh! Kaya pala hindi siya sumagot eh. 75 to eh. 74 siya. Isang taon pa lang ay. Baka palisin ka na ng Lord. Papuntahin ka sa isang lugar kung saan ka. I-be-bless ng Lord. Maraming natin ang Panginoon. To live. And he said, yes, Lord. And he said, yes, Lord. And he said, yes, Lord. Pupunayin ko kagaya ng puro yes, Lord. This day is the day of yes, Lord. Palatakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ito lang yung sa mga mag-asawa. Husband and wife, nung sinabi yung yes, I do. Alam niyo po ba kapag ka nagsabi ka ng yes I do, sabi diyan, there is spiritual unity there. Amen? Nung sinabi ng lalaki yes I do, sinabi ng babae yes I do, alam na ba nila kung anong mangyari kinabukasan?
Alam ba nila na may susuntok sa kanya at makikita niya ang buwan at bituin? Hello? Hindi niya alam eh. Pati say yes. Kahit hindi niya alam kung ano mangyayari. Ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo at ako'y iyo. Iyo. Amen? Yes. At pag sinabing yes, there is power when we say yes! Amen? Amen. Alam niyo kung anong dalawang word na mas may kapangyarihan sa mag-asawa? Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Sino dito may alam? Dalawang word na makapangyarihan sa mag-asawa? Yes, dear. Maglaba ka na! Yes, dear. Magluto ka na! Yes, dear. Huwag naman ganun. Amen? Pero alam niyo ba, there is power pag sinabi natin yes. Yung lungkot, yung pag-aaway, bumababa. Hello sa mga mag-asawa. Amen? Asawa! Yes, asawa! Alam niyo, pagka naririnig asawa, yes, talagang bumababa yung ingin. At asawa! Yes, asawa! Asawa! Yes! Alam niyo, there is power when we say yes. At pag sinabi mong yes, it means you submit yourself. Nagpapakababa ka. Amen. Amen! At alam nyo, ang kasunod na karakter natin, ito pa. Si Moses. Kilala niyo ba si Moses? Amen. Anong sabi niyan? Okay. Exodus chapter 3 verse 9, tinawag siya ng Lord. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, sabi ng Lord. Hindi niya matiis, sobrang tagal na, na talagang umiiyak ang mga Israelita. And I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. Una, naririnig daw ng Lord ang kanilang daing. Daing. At nakikita kanilang paghihirap. Tandaan ninyo, walang hindi nakikita ang Lord. Kung may problema ka ngayon, hindi po pwedeng hindi nakikita ng Lord. Amen. Hindi po pwedeng hindi maririnig ng Lord ang panalangin mo. Amen. Why? Nakaabot sa kanya yung cry. Amen? At ano kasunod? Sabi dito, come now! Pinalapit niya ngayon si, ano, si Moses. Therefore, and I will send you to Pharaoh. Ako, ito na. That you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Amen? Amen. Anong sagot kayo? Nino, ni Moses, ito kasi ano eh, marami pa ito eh, nakipagano pa ito eh. Napag-din. Ito yung taong hindi muna nag-yes Lord eh. Amen? May paano-paano ba ito? Pag-welo-welo pa siya eh. Pag-sikot-sikot pa eh. Anong una sinabi niya dito? Una, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Panginoon, sino ako para mag-alis ng mga Israelita sa Egypt? Bakit? Kilala ni Moses kung gaano kakapangyarihan si Pharaoh. Galing siya doon. Hello? Amen. Alam niya! Makapangyarihan yun at talagang grabe hindi bibitawan yung ano, yung kanyang bayan, yung kanyang mga kasamahan. Amen? Ipagpapatayan yun. Kaya, sino ako, Lord? Parang pumunta doon. Eh bumalik pa lang ako doon, sigurado papatayin na ako. Ikukulong na ako. Anong gagawin ko? So anong sabi ng Lord? Kasunod, sabi niya, huwag kang mag-alala, ako isuma sa iyo. Amen? Huwag kang matakot, sabihin mo lang, ako ang nagsubo sa iyo. Pero ano sagot na naman ni Moses? Moses said to God, suppose I go to Israelites and say to them, the God of your fathers who sent me to you, and they ask me, what is his name? Then what shall tell them? Ano ang sasabihin ko kapag tinanong nila kung sino ang nagsubo sa akin? Ang daming tanong ni Moses. Amen? Ang sabi ng Lord, sabihin mo na isinubo ka, di ako nga. Amen? Amen. Sinubo ka, di ako nga. Ako yung ama ni Abraham, ni Jacob. Ako yung Diyos nila. Amen? Sabihin mo, sinugo ako. No,
Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Okay. Siguro naisip ni Moses. Saka. Ano ko sunod? Moses answered, "What if they do not believe me?" Amen? Eh, paano kung hindi ako pataniwalaan? Na sinugo mo talaga ako? Ano gagawin ko sa akin? Or listen to me and say, "The Lord did not appear to you." Sa totoo lang, hindi naman nagpakita sa iyo ng Diyos. Dahil sisinungaling ka. Ano ang isasagot ko, Panginoon? Amen? Pero anong sabi ng Lord? Okay. Ibigyan kita ng tanda. Anong ginawa ng Lord? Ito. Verse 2. Then the Lord said to him, "What is that in your hand?" Ano yung nasa kamay mo? Sabi niya, meron ako ditong tungkol. Ano yung ginawa ng Lord? Okay. Moses, ihagis mo yung tungkol. No! Naging ahas yung tungkol. O sige, hawakan mo yung punto. Natakot siguro si Moses kasi siguro talagang paghawak niya, bumalik na naman sa tungkol. Wow! Grabe, mapower talaga ito. Okay, pagkatapos siya, Moses, ipasok mo yung kamay mo sa iyong dibdib. Pinasok niya, paglabas niya, ay, kapuburo ketong na. Ipasok mo ulit. Pagpasok niya, wala ng ketong. Wow! Amen! Kaya sabi ng Lord, okay, pwede ka na ba pumunta doon kay Tero? Okay, pag hindi ka pa rin nila pinaliwalaan sa ginawa mong tanda na yan, kumuha ka ng tubig sa Nile at ibuhos mo doon sa tubig doon sa kanila. At gagawin mong pula yung tubig. May tubo. Really, Lord? Siguro nasa isang niya. Really, Lord? Okay, nakita ko na naman yung kapangyarihan niya eh. Take note, I just want to tell you, brothers and sisters, ito. When God asks you to do something, you already have what it takes to get the job done. Yung meron ka, yun mismo ang gagamitin sa iyo ng Lord. Alam ng Lord, wala kang pera ngayon. Hihingin ba niya pera mo? No. Pera eh. Alam ng Lord kung anong talento mo. Magaling ka bang kumanta? Hihingin ba ng Lord, marunong ka magmaneho? Pagdadriving ka, hindi ka marunong mag-drive? Alam.